this is best, itong mga episode na to, for the people that have only one time frame or larger time frame and hindi masyadong tumututok sa child. Good day mga mret, mga pre! Ang tanong ko sa inyo, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, subscribe na kayo, tapos i-hit nyo rin yung notification bell para kompleto na, no? Lagi kayong updated sa mga episodes natin. So, umpisa na natin ang ating quick market outlook for the January 10, 2020 trading day. Umpisahan natin kay Sun, no? Maaraw yan. So, si Sun, technically, hindi siya nasa list ng stock na tinitingnan ko. Pero dahil sa nakita natin yung screener, nag-notify siya na yung strategy natin is nag-work out sa kanya, no? Tapos maganda yung kanyang value o kaya yung volume. Yung nga lang, ang issue ko lang dito is tumaas siya ng around 15%. Ang experience ko in backtesting this strategy, our RSI Bollinger Band above the overbought levels is nagkakaroon ng pagbaba ng presyo. So, it has a low chance to continue its its movement upward, no? So, parang magkakaroon muna ng post candle or magkakaroon ng retracement. Base lamang yun sa backtesting ko. Pero, that win rate is mababa. Yung nga lang, yung kanyang profitability is parang tumatapat na, no? So, if ever na tama yung natin, yung assumption, no? Kung bibili tayo near the end of day, ang nakikita kong upside is around 24%, no? So, ang gamitin yung trail stop loss, if ever, is yung EMA5 or depende sa inyong magiging backtesting theory, pwedeng, if the RSI is nag-below siya sa 70 o yung Bollinger Band is pumasok na yung price or sa ating indicator, bumaba na siya below 1, no? So, you may cut loss, so remember, no? So, always tingnan nyo muna yung risk before the reward, di ba? So, in this case, yung reward muna tinignan natin kasi nga, this is a stock that going upward, no? So, wala siyang technically na support, no? For now. So, kung magdidig deeper in a lower time frame, dun tayo makakita ng support. Well, dahil corporate retail trader tayo, we are using the daily time frame kasi nga, yun lang yung time frame na kaya natin i-manage for now, no? Kaya, this is best itong mga episode na to for the people that have only one time frame or larger time frame and hindi masyadong tumututok sa chart, no? Then, ayan, sabi natin 5%, 10%, depende lang sa risk tolerance nyo. At ang importante is yung sizing ng portfolio nyo is naaayon sa risk nyo. Okay? So, next stop natin ay si CHP. Yan. Si CHP, alam nyo naman, bad news, no? Mababa ang kanyang SRO. Pero nung tinignan ko ang kanyang chart, nagkaroon ng bullish divergence in the RSI, plus nagkaroon ng gap down, no? So, usually kasi, so nabanggit ko siya sa last episode natin ng ating quick market outlook, gaps are bound to be filled, no? Siyempre, hindi naman yan lagi, no? Pero base sa ating experience pati sa pagbabasa ng libro, usually yung market talaga nagko-correct itself. Parang ayaw nila naman masyadong madungis sa chart daw, no? Okay? So, nakikita natin upside kung makakabili tayo near the 52-week low is around 16%, no? So, take note na lang, pwede kayong mag-cut, this is news-driven, below the SRO, no? Siyempre, yun ang kanilang stock rise offer, eh. So, malamang, hindi yan papababain dun, no? So, yun ang gawin yung cut loss level. Maybe I'm wrong, kaya sinasabi ko sa inyo na dapat below doon, mag-cut loss. Hindi yung nag-below na doon, mag-hold ka pa rin. Okay?
Then next stop natin ay si LR, no? Si Leisure and Resorts World Corporation. Haba eh, no? So si LR, kakabreak niya na lang EMA 20. Kung napansin niyo in the past episode, all that EMA 20 breakout halos, parang 50% to 60% of them, managed to break out, no? Marami, si TAG, si DMC, si Tech, no? Nagkakaroon ng magandang movement pataas, no? So, tinan natin ito si LR with a good volume, EMA 20 breakout. Ang nakikita kong potential upside niya is around 17%. So, cut loss lang tayo below the EMA 20. Kung kaya pa, dito na, below the all-time or 52-week low. Okay? Yan. So, ito nga pala, si LR is para sa akin mid-probability setup. Si CHP rin, mid-probability setup. Si Sun naman, low to mid-probability setup. Next stop natin ay si Tech. Yan. Si Tech, no? So, kung napanood yun talaga, kaya medyo na-busy talaga ako. Nagkaroon na ako ng gut feel. Natataas talaga siya today, no? So for now, nire-recommend ulit natin siya, pero yung sabi ko nga, this upside, 20%, napakalaki niyan. Ang akin dyan, mas gugustuhin ko pa magkaroon ng konting within the day, no? Nung mag-open siya around here, babagsak din, nagkakaroon ng hammer candle. No? So tapos magkaroon ng konting upside, 2%, 3%, bago tayo siya bilhin, no? Or pag na-break niya itong 8 pesos level, pwedeng-pwede siyang bilhin doon. No? Kasi sa ganyang movement, around, ilan to? 96%? Ang galing mo pag nakabili ka sa sobrang baba. No? Around 96%, malamang mapapaisip ka na. Anytime soon, magkakaroon niya ng retracement, di ba? So, chill lang tayo dito. Kayong mga newbie, kung wala kayong strategy or exit plan to trade this, don't trade Tech for now. No? So yun, ang nakikita kong upside, no, kaya medyo low to mid probability setup itong si Tech, around 9%, baka mauntog dyan. Then, pag nabutas naman niya, katulad ng ginawa niya ngayon, nabutas niya yung 7, nagstay siya sa 7, baka magstay naman siya ngayon sa 8. Ang titignan natin next resistance is 9.5 area, which is around 30%, no? Grabe! Ang laki ng potential ni Tech, dahil nga ang laki din naman kasi ng binaba niya. Yan. The next stop natin ay si Tugs-Tugs, no? Yan, si Tugs. So, si Tugs isang, para sa akin, mid-probability setup because it breaks its EMA 50. So, yun nga, kinover na naman natin to last episode dahil na-break niya yung EMA 20. Isa ito sa mga rinecommend natin. So, tumaas siya. Ngayon naman, EMA 50 naman yung na-break, no? So, baka gayahin niya ito, si Tech. After ma-break yung EMA 50, tumaas, no? Pwede rin, ang nakikita kong play dito, kung hindi pa siya tataas, yan, one play, no? Ang isang play niya dito is bababa siya. Baka itouch niya ulit yung EMA 20 bago siya umangat, no? So, baka katulad yung nangyari kay IMI, no? Na nagkaroon muna siya ng konting pullback ng vuelo bago tumakas. So, nakikita ko ngayon yung upside kay Tugs. Masyadong mataas ang next, resistance niya. Is around 60%, no? So, parang ang sarap talagang bumili ng Tugs. Okay, no? So, watch the stock, no? So, wag lang siya mauuntog. So, double check nyo rin yung magiging market participants kung talagang appealing siya sa mga mata nila. Okay? Yun, cut loss lang tayo below EMA 50. Yan. Mga 8%, 9% mukhang pwede na yun, no? Then, next stop natin ay si APL. Yan. Si APL, no? Very unusual, no? Biglang naging APL, isang super penny stock. Below penny stock nga ito eh. Pero kasi, isa ito sa mga titinan nating stock, nagkakaroon kasi ito ng biglang taas. Then, marami namang participant, kahit paano, limang tao. No?
So, yan. Nagkaroon siya ng RSI above 70, Bollinger Band percentage above 1. So, nakikita natin upside is around 20%, no? So, yung mga gantong stock, mabilis tumaas and mabilis din bumaba. So, kung hindi nyo siya kabisado or wala kayong trading plan, iwas-iwas muna kayo dito. Then, look to exit kung hindi nag-manifest yung trade below this resistance line and EMA 5. Siguro around 5%, pwedeng-pwede na yan. No? Ano na tayo dyan? Takas na tayo. Woo! Dito na tayo sa pinakadulo. Ang aking medyo tinitingnan talaga for tomorrow is si PLDT. Yan, maganda yung chart niya. So, na-break niya yung EMA 20. Hindi lang natin siya recommend kasi minuworry ko ba mauntog dito sa 1080 level. Tsaka, alam niyo naman mga blue chips, ang tataas talaga. Ang tatagal niyang umangat, no? Maliban dito ngayon, no? Isipin mo, tumaas siya ng 5%. Ngayon, na-break niya yung EMA 50, pati ang kanyang resistance line. So, nakikita natin upside ko itong area na to, bibili ka dito sa area na to, is around 13% pa, no? So, pwedeng-pwede pa. Yan, no? Pag binaktrack nyo, ito yung nakikita ko talagang resistance area. So, cut loss lang tayo pag na-break yung EMA 20 para sure tayo. Yan. Mga 4%, no? Para magkaroon tayo ng 2:1 ratio, not bad. Okay? So, yun lang mga net mga pre. Ang titinan natin stocks for tomorrow, ito lang, si Sun, CHP, LR, Tech, Tugs, APL, Tel. The rest of the stock, wala tayong pake. Kasi nga, hindi natin mababantayan ng market. No? Ngayon pa lang, ginagawa na natin yung study natin. Then, I share it to you. Yan. So, if you like my videos, so, konting favor lang, kung may nagusto kayong video na may laman, for example, yung Bollinger Band strategy ko, o kaya yung broken broker natin, please share it in your trading community, trading groups, pati sa mga wall nyo, para naman kahit paano, yung mga aspiring traders magkaroon ng konting motivation, pati mga konting knowledge, no, based on our experience. No? Magkaroon lang ng ano, kakaibang way, no? To think the market more on the realistic way. So, di ko napapatagalin. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Babooo!